Welcome to Mad Acts 2020. Thank you for joining us today. You will not want to miss this program. I really believe today's message is going to touch you and will open your eyes. You're about to hear something that maybe you've never heard before, and it's right in God's word, and it's concerning the last day. So call your friend and tell them to tune in. This is an extremely important message that will open your eyes. May mga tao po na habang kaya nilang i-handle yung kanilang situation ay hindi muna lalapit sa ating Panginoon. Naghahanap po na sila ng solusyon sa mga kaibigan, naghahanap po na sila ng solusyon sa mga kilala. Parang pag natapos na yung araw, kapag sila ay nabigo na sa mga kaibigan at sa mga tao, hininga niya yung tulong, dito ngayon sila lalapit sa Diyos para humingi ng tulong. Dahil ang feeling nila ay wala na. Yung pong gantong attitude ay of course, hindi maganda. So, kinakailangan po natin expand yung ating faith at tulad po nung naranasan ng pong babae. So, God began the process of expanding her faith in the power of the Lord to meet her needs. So, sa mapaan paraan po, sa paggamit ng natitirang at kaysa isang langis na isang puri. Imagine, yung isang bagay na matagal ng nasa kanya dahil since ang kanyang asawa ay katungtulong ng isang propeta at ang langis po ay napakahalaga. Yung mga panahon na yun sa pagkakito yung ginagamit pang-anoy sa mga tao pinili ng Diyos para maging hari o sa ano pa bang kadahilanan. Kung yung babaeng bago ay meron isang butik langis, actually hindi niya alam dahil ang reminder lang ay ito kasi resilient. Makikita po natin dahil dito siya isang butik langis, naranasan niya yung overflowing God's blessing. It is also expand our faith personality. Remember yung second question, Elisha, what do you have? So, anong meron ka? It was designed to teach this widow na sa tingin ay parang wala nang solusyon. But in reality, she already had everything she needed to obtain what she wanted. Hindi lang niya nakikita dahil ang kanyang concentration marahil ay nasa ibang mga bagay. But God had already given her everything she would use to meet her needs. Ganun din po tayo minsan. Hindi natin nakikita yung mga bagay na nasa atin na pwedeng gamitin ng Lord para natayuyan pa ng kanyang pagpapala, mas marami magpapala sa pagkat tayo na na-concentrate sa problema natin sa buhay, sa mga nararanasan natin sa buhay. Sometimes we fail to realize that God has already given us everything na kailangan natin. Pero dahil iba yung hinahanap natin, iba yung hindi natin, hindi natin na-recognize, hindi natin na-anticipate. So marahil, maraming langis na natin ay ginamit o ginamit natin na kayong husband used the prophet to anoint the man of God. At sa pagpano po ng husband ay hindi nagamit yung pong natirang langis. At ito po yung naging sagot sa kanyang suliran din. Ito yung naging sagot sa kanyang pagkalangin. Kapag ang tao ay taligtas, tayo ay, sabi nga natin, child of God na tayo ay tinuturo ng Lord ng anak. At ito po ay naranasan ng maraming lingkod ng Diyos. Sa katunayan sa Jeremiah 33:3, He promised us to hear our prayers. Matthew 7:7-11, He promised to answer our prayers. At sa Philippians 4:19, Matthew 6:25-34, that He has promised to meet all your needs. So the way we look our problems, for us, maaaring ito po ay malaki,
ito po ay hindi natin kaya. Pero sa paraan, kung titingnan natin ang ating mga tinatangkilid, maaaring ito ay maliit pa rin. So therefore, God places us in situation where our faith in Him must be expanded. So kailangan talaga natin expand yung ating pananampalataya. Yun po mga alaga ni Jesus. Bigla ko naalala ay kahit sila ay humingi ng na-increase yung kanilang pananampalataya. God also expands our faith publicly. Dito po kasi sa verse 3, sinabi ni Eliseo, ibutin mo ang iyong mga kapitbahay. Maghirap ka ng pasyong sitigla ng labis hanggang meron kang mahihirap. So, hindi alam kung gaano kalayo yung bahay, pero ang sabi dito, parang sa simple panalita, huwag kang uwi. Hanggang may nahihirap ka, hanggang meron kang kaibigan na pwede puntahan, pwede hiraman, huwag kang uwi. Kung ang tao ay mahihiyain, hindi magagawa yun. Kung ang tao ay at ang buhay ng tao kapag wala kang ipinakitungo, ipinakisamang maganda sa kapwa tao, nahihiyang lumapit. Lumapit ka man, maaaring hindi ka pag-iyan. Dahil kung hindi ka naging mabuting kapitbahay, sinong lilingap sa'yo? Kung hindi ka naging mabuting kasama sa trabaho, sinong lilingap sa'yo? Kaya iniisip ko, maaaring ang babae nito ay since ang kanyang asawa ay ibon ng Diyos, so maaaring nga talagang siya ay nagpakita, siya ay ipinamuhay niya yung buhay na talagang kaaya-aya at kapuri-puri sa ating Diyos. Sapagkat hindi naman sinabi na siya ay nabigo, hindi naman sinabi na yung iba hindi nagpahirap. Basta siya po ay libut niya without question, without doubt sa kanyang puso na magpapahiram kaya sa akin. So basta sinunod niya po yung utos ni Eliseo na libutin ng buong kapitbahay, mga kaibigan at maghiram ng buti ng lais hanggang meron mahihiraman. Kung tayo po yung nasa situation ng babae, hindi ko alam kung paano tayo magre-react dito po sa utos ni Eliseo. Kaya nga po ang tinuturo dito ay pati yung kanyang anyway, hindi natin alam kung sino po yung gagamitin ng tao sa buhay natin. Hindi natin alam kung sino yung gagamitin ng Lord para ma-meet po yung ating mga kailangan. Hindi natin alam kung sino si Eliseo sa buhay mo ngayon. Let Him have His way because we are worthy to progress. So, huwag tayong mainit. Huwag po tayong mainit. Ang buhay natin ay ito po ay parang isang malaking billboard, isang malaking advertising, the grace, the blessing, and the power of God sa mundo po na ating inagalawan. Sa verse din po na ito, makikita natin that God expands our faith privately. Ang pananampalataya ay kumikilos sa puso ng babae, o kumilos sa puso ng babaeng balon. Sumunod siya sa pinag-uutos ng lingkod ng Diyos without questions, without doubts. Hindi niya naisip kung meron magpapahiram sa kanya o wala. Tinikom niya yung kanyang bibig at nilibot niya kasama yung kanyang mga anak. At sila po ay buong tiyaga, buong tapang, buong lakas ng loob na nag-ikot sa kanilang area para po pagkahiram ng jars. So pagdating sa bahay, nagkulong sila. Silang mag-ina sa isang room at isa po nilang nilagyan ng lakis. Yung po mga bote na kanilang nahiraman. So ang araw ay nagsimula sa ubahing balong na isang problematong araw. Pero ito po ay nagwakas sa isang punong-puno, araw na punong-puno ng pagpapala. So there in the privacy of home, they have learned that God was all-powerful and able to meet every need. I'm sure this family would know, alam nila na ang bagay na iyon ay naganap dahil hinayaan ng Diyos o sa tulong ng Diyos.
So it was public miracle that was done in the privacy of their hearts. So kapag ibinigay po natin ang lubos yung ating pagtitiwala sa ating Diyos, at sa tingin natin ay dead-end na, wala nang lunas, wala nang dead-end. Dito po ay may experience natin time after time yung po miracle ng Lord. Si Elijah po, naranasan ang miracle ng Lord sa 1 Kings 17. Si Daniel, naranasan ang, sa Daniel 6, naranasan kung paano siya iningatan ng Lord sa leon, sa pulungan ng leon. Si Sadrach, si Meshach, at si Abednego ay naranasan kung paano iligtas ng Lord sa pugon ng pugon ng apoy sa Daniel 3. So makikita natin kung ng Lord, iniingatan niya ang kanyang mga anak. May mga pagkakataon na talagang ilalagay po tayo ng Diyos ang posisyon na kung saan ay mahayag yung ating pagtitiwala sa Kanya. With the Lord moves in power, iibigay niya po tayo ng lesson. So kaya, yung lesson pinakailangan natin, malamit po ang lesson sa mga nangyayari ito. Sa akin personally, patuloy akong nagtatanong sa Lord ko kung ano yung lesson ko, bakit kabalik ako sa hotel, kung bakit paggabi ako ngayon, ilang buwan na. So marami akong tanong sa Lord. Pero pinapaunawa ng Lord na meron talagang mangyayari. Nung nag-handle pa ako ng building, halos na 1 year ako doon, nung minamarket yung isang building ng boss ko, maraming naganap na kung nasa hotel ako, hindi mangyayari. Dalawang beses ako na-operan sa mata dahil hindi ako under ng GM, under ako ng chairman. So napakadali pa magpaalam sa CEO kasi sa GM. So yun po yung namin ako na kapag ang Lord ay inilagay tayo sa isang situation, laging bumabagol sa akin. Kaya itong latest niya na schedule ko, ako ay lagi ako naninigod sa Panginoon na tapusin mo na yung pagdabi ko, Lord, sapagkat apektado na yung paglilingkod ko sa iyo. Pero sa the end of my prayer, pinapaisip niya sa akin na meron mangyayari ng maganda. At iyon po yung hinihintay ko na mayroong sa akin ka. Sapagkat sabi ko, Lord, yung health ko, ma-tension to. Kasi po minsan, meron akong tulog na pagkagaling ng 8 hours duty, hindi naman tayo kahit makakatulog. So, gusto na ako natulog ako ng 9:30. Pagkatapos 2 hours, magigising na ako. Tulog ko na ulit noon sa hapon. So, ano yung purihin ng Panginoon? Ano mo yung gusto sabihin? Na nilalagay tayo ng Lord sa position na ayaw rin yung mag-benefit. So, huwag tayong, sige, magtanong tayo, wala mong problema magtanong sa Diyos. Sige naman yung empowered na huwag magtanong sa akin. Pero palagi po natin isipin na nilagay man tayo ng Lord dito sa situation na ganito. Ito ay magiging favorable para sa atin at the end of the day. Ito ay magiging profitable para sa atin at the end of these trials. Kaya kung tayo tuloy lang, ito yung lagi natin, ito po yung lagi natin sinasabi. Maaaring nga may maapektuhan pero hindi naman totally mawawala yung ating service sa Lord. Kaya nga nalit po yung siya ng pastor, doktor, di ba? Tinatawag na kasi sa dog, nagkalapin ako sa kanya. Ginagawa niya ng paraan yung Friday, napakasarap marinig na kapag lahat ng member ng church, ito yung paraan. Gagawa ng paraan yung schedule ng Friday. Walang church na magsasara. At hindi hayaan ang Lord na mayroong church na magsara dahil naman wala ng member. Sabi nga sa Bible, kapag yung tao hindi na magpupuri sa kanya, uutusan niya ito, uutusan niya yung mga bato, uutusan niya yung mga iba pang nilikha niya para magpuri sa kanya. Nakakahiya naman sa tao, bato para magpuri. Anyway, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, merong purpose ang Lord kung bakit ito yung situation ngayon. Katulad ng babaeng balong,
At end of the day, nakita niya yung mas malaking blessing na hatid yung kanyang nararanasan. So when the Lord moves in power, bibigyan niya tayo ng lesson. So yun nga po, dapat yung lesson, maging aware tayo sa lesson. Huwag natin pagawalain yung lesson, huwag natin take it for granted yung lesson. At napakahalaga na makita natin yung lesson yung sa tinuturo ng Lord. At napakahalaga na sundin natin yung lesson na tinuturo ng Lord. So pagkat ano yung isa-isa yung lesson kung hindi yung isa sa pamuhay? Ano yung silbi ng lesson kung hindi mo ito gagawin ito action? Dito po sa Ephesians 3:20-21, ito po yung nasa site natin ito, pero sa Tagalog ko po babasahin. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari natin hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin sa Kanya nawa ang kalulatian sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi pagpakailanman. So, Paul's faith had been expanded sa napakaraming occasion sa pamamagitan ng mga pagsubok. So, kung i-expand man pala natin yung ating faith, hindi lang tayo yung mag-expand ng faith. Maraming ng mga anak ng Diyos ang naunang nag-expand ng kanilang faith. Sabi nga dito, expand yung faith sa ating buhay para lalong maging matatag yung ating relasyon sa ating Lord at upang patuloy natin maunawaan yung mga kaganapan sa ating buhay sa tulong ng Balay Espiritu. So matapos magkulong ng mag-ina sa silid ay isa-isa nilang ilagyan yung bote ng lapis. Nahihirap po nila sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang kapitbahay. So the old woman began that day with nothing, but ended with everything. Ito yung paraan ng Lord na ginawa ng babaan-balan sa buhay niya. At ito rin po yung gagawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero siguraduhin lamang po natin, tayo ay patuloy na kumikita sa Lord upang patuloy natin maranasan yung kanyang provision sa araw-araw. So God will keep all His promises to you. Not a single word. Napakaganda na ito. Not a single word in a single promise will fall into the ground unfulfilled. Kapag sinabi niya, kapag pinangako ng Lord, gagawin niya. Hindi niya pero hindi niya. Siyang masisira. Ulitin ko po sapagkat pag binabasa ko talaga, ako'y tumatay yung aking balik ko. Okay, God will keep all His promises to keep to you. Not a single word in a single promise will keep falling to the ground and fulfilled. Yun nga lang po, kinakailangan natin maghintay. Huwag tayong maiinip. Nakakainip talaga maghintay. Nakakainip. Pero, huwag natin itong gamitin sa Lord sapagkat nandiyan na. Okay, nakakarinig tayo kapatid na naka-receive ng increase, naka-receive ng blessing. So, huwag may maingit. Kasi after na, ikaw nang susunod. Dapat ito natin yung ating way of thinking. Huwag natin kailitan kung yung mga kapatid natin ito bibilinawa. Pag-tus tayo ay pagpasalamat sa Panginoon at pag-isaya tayo sa pag-isaya. Minsan, na itong kwento natin, yung kapitbahay ko, nakabili ng kwento. Huwag kang mayroon, makasusunod ang Lord ay kumikilos sa Kanya eh. Bahay mo nang susunod. So huwag natin kailitan ng ganun, kundi patuloy tayo mag-look forward na siya na yung sumunod, Lord ako na yung susunod. So lagi ganun po yung ating way of thinking. At itindi lang po yung provision ng Lord sa buhay mo kapag wala ka ng talagay ng tamis. Itindi lamang yung provision ng Lord kapag wala ka ng talagay ng tamis. Ganito kabuti yung Lord sa buhay natin kapag hindi mo na kayang dalhin yung blessings. Sabihin ng Lord, stop na po na hindi mo na kaya. Pero sa Diyos, gusto ka pa niyang i-bless. Diba? Yung lang is tumitig sa pagpatak. Mas wala niya sa buhay. At ano yun, hindi naman siya pag-a-accept ng blessing. Kinakailangan yung blessing ay nasa isang lalagyan na talagang save.
So kapag ang minsan nabihin na sabi natin sa sarili natin, so to suffer the blessings ko, so magpasalamat ka kasi binigyan ka ng Lord ng sobrang blessings. So ang pagpapalaan ng Lord ay depende kung paano namin gagawin yung kanyang blessings. Meron po dito ang story na nais kong share sa inyo. Meron po dalawang magkaibigan na lalaki. Isang araw sila po ay nagpunta sa plywood, dito tayo sa naglilimit sila ng isda. Isang ba man, pwede mamimit ang isda? Ilog. So nagpunta sila isang araw sa ilog para mamimit ang isda. Sa si A at si B. Si A tsaka si B. So napansin ni B, itong kaibigan niya namimingwit, halos maghapon sila namimingwit, kapag may namimingwit, no? Namimingwit, si B, kapag nakita niyang, okay, meron siya nabingwit na isda, nilalabas yung ruler niya, di ba yung ruler hanggang 12? Kapag yung isda, mas malaki sa 12, pinagalik niya sa dagat. So itong A, tingin lang siya. Hanggang siya, hindi na siya makatiis. Sabi niya, B, ngayon ako nakakita ng katulad mo na naminimit ang isda, pag nakakuha ng malaki, susukatin, tapos binabalik sa isda. Ang sabi niya, ito po yung sabi niya, kasi ang meron lamang akong 8-inch na prime time. Natawa, pero hindi ka kasi sa yung prime time na kanya mas malaking isda. So bakit? So I believe mga kapatid. So I believe God wants to give you 12 inch of blessings. Amen. Pero ang faith mo, 8 inch na. Kinakailangan. So we have to expand. At kung binigyan ka na ng Lord ng malaking pagpapala, tanggapin mo na lang kayo, magpasalamat ka. Ba't may sabihin, Lord, ayoko niyan kasi hindi ko masyado. Hawakan natin yung ating expand natin sa verse 7, patapos na po tayo, the largeness of God's provision. So when the day was done, there was enough oil. So para mabayaran yung lahat ng kanilang bayarin, there was enough to meet her desires. So para mag-supply sa kanilang pangailangan. So God's supply was more than sufficient. Binibigyan tayo ng Lord ng pangailangan natin. Minsan higit pa sa pangailangan natin. Minsan sakto, minsan higit pa sa pangailangan natin. Pero never tayong pagkukulangin ng Lord. So our God the Father is able to do more than we can imagine. Kung bibigyan mo lamang siya ng pagkakataon, so get your empty vessels to Him at tingnan mo kung paano niya punin niyo.